Hello mga ka-aircon. Aircon Tech Nation. Sa paglilinis ng aircon, ang lagi nating tatandaan na maingat tayo sa mga wiring before using spray gun or high pressure cleaner. Kailangan natin tanggalin ang saksakan. So, yun yung the best na move para iwas tayo sa electric. Sa setting naman, sa aircon niya is 26. So, magandang setting to dahil hindi niya sinasagad yung temperature dahil nagtitipid siya ng cooling. So, sa makikita natin, marumi yung kanyang blower. O, titignan natin, dumi, marumi na siya. So, last 6 months to nilinis namin. So, sa paglilinis guys, ay tatanggalin natin yung pinaka-cover niya. So, yung cover niya guys ay may lock dito sa pinaka-taas. So, kapag natanggal mo na yung lock sa itaas, madali lang siya tatanggalin. So, yun guys, sa paglilinis naman ng aircon ay masasabi natin na madali lang naman. Ang importante lang is kung paano mo siya babaklasin at paano mo siya lilinisin. So kung makikita nyo sa video guys, mayroon kayong matutunan on how to clean air condition. So, yung aircon guys ay, lalo na pag nga split pipe, ay hindi siya nababaklas. Nasa wall siya nakadikit. At kailangan mo siyang lagyan ng sahuran, yung improvised na sahuran. At merong hose na para hindi bibigat yung tubig, matatapon siya sa baba. So, sa paglilinis naman guys, ay ingatin natin na babasa yung pinaka-wirings niya. So, yung pinaka-wirings niya guys, ay hindi mo naman totally i-sprayhan. Matatalsikan lang siya, kaya gagamitan natin ng blower or tatakpan natin. So, meron ding iba, tinatakpan nila yung pinaka-wiring. So, kung yung legit naman yung panglinis mo, ay hindi naman siya tatalsik doon mismo. Kasi maingat ka sa paglalagay ng pag-i-spray nung ano. Sa paglilinis guys, kailangan talagang high pressure ang gagamitin mo dahil pag hindi, ay hindi talaga matatanggal yung nasa gitna. So, yun guys. Sa paglilinis naman ay madali lang naman. Kung gagamitin natin ng amber, so ang amber guys ay isang chemical na pangtanggal ng dumi. Kung hindi naman masyado marumi, hindi na kailangan lagyan ng amber. So, ang amber guys ay mabango at talagang nakakalinis siya. Medyo may kamahalan lang. So, sa paglilinis guys, kung regularly naglilinis kayo ng aircon every 5 months or 3 to 5 months at namimintin nyo yung lamig ng aircon at saka nakakasave kayo ng kuryente. Alam mo bakit ko nasabi to guys? Dahil yung kasing aircon na marumi ay madalas mataas ang bill sa kuryente. Alam mo kung bakit? Dahil itong plug na to, yun yung nililinis namin. Ito yung nakaharang sa lamig para hindi mailabas yung lamig ng aircon. So kung walang harang yun guys, ay madali lang mag-automatic yung aircon dahil sa open ang kanyang pins. Yung tinatawag na pins na dito dumidikit yung lamig para higupin palabas. So, kung marumi ito guys, natural, yung buga ng hangin ay mahina talaga. So, dito kami naglilinis sa San Pedro Calungsod Maternity Line Inn. Dito sa may Bohol to guys, Hagna. So, yun guys. Yan o, makikita natin na natanggal na yung dumi. Yan o. Malinis na siya guys. So, madalas yan guys kapag yung aircon ay ginagamit araw at gabi. Kasi line-in ito, may nanganganak sa umaga at natutulog sa gabi or
madalas yan guys ang aircon, ano, madali lang dumumi. Yan guys, binoblower namin yung heat gun guys. Hindi mo lang siya masyado ilapit dahil baka matunaw yung kanyang mga wirings dahil mainit na mainit ito. Madali lang siya matuyo. Sa paraan na ganito guys, lalo na pag mga opisina, pag naglinis kami guys, 20 minutes guys, tapos yung nililinis namin at ginagamit agad dahil binoblower namin. Pwede na siyang gamitin kaagad. So, hindi hassle sa mga nag-opisina o lalong-lalo na sa nagtatrabaho. Minsan naman guys, naglinis kami Saturday kasi walang pasok. So, madalas, maintenance kami dito guys, kaya regular kami naglilinis dito sa lugar na to. So, kung mapapansin nyo guys, kapag yung aircon bago nilinis or makikita natin yung difference ng buga ng hangin sa paglinis pagkatapos linisin.